Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Lucas. Unang kabanata. Pasimula. Kagalang-galang na Theophilus. Marami na ang sumulat tungkol sa mga nangyari rito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo sa mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, minabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo upang lubusan mong matiyak na totoo ang mga aral na itinuro sa iyo. Nagpakita ang anghel kay Zacarias. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacarias, nakabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abijah. Ang asawa niya ay si Elizabeth, nakabilang din sa angkan ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Isang araw ang grupo ni Zacarias ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. At katulad ng nakaugalihan nila bilang mga pari, nagpalabunutan sila at si Zacarias ang nabunot. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Habang nagsusunog siya roon ng insenso, maraming tao ang nananalangin sa labas. Biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pinagsusunugan ng insenso. Napagabag at natakot si Zacarias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya, at marami ang magagalak sa pagsilang niya, dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay isa sa kanya na ang banal na espiritu. Maraming Israelita ang panunumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihang katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano po mangyayari ang mga sinabi niyo? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko, pagdating ng panahong itinakda ng Diyos." Samantala, hinihintay ng mga tao ang paglabas ni Zacarias. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita at sumisenyas na lang siya. Kaya inisip nila na may nakita siyang pangitain sa loob ng templo. At mula noon naging pipi na siya. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na si Zacarias. Hindi nagtagal, nagbuntis si Elizabeth. At sa loob ng 5 buwan ay hindi siya umalis ng bahay. Sinabi niya, "Napakabuti ng Panginoon. Inalis niya ang kahihiyan ko sa mga tao bilang isang baog." Nagpakita kay Maria ang anghel. Nang 6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa Nayon ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria. Dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki. At papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging
anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari gayong dalaga pa ako?" Sumagot ang anghel, "Sasayo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon. Sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo." At iniwan siya ng anghel. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea kung saan nakatira si Zacharias. Pagdating niya sa bahay ni Zacharias, pinati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at malakas niyang sinabi, "Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaking karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalad ka dahil naniniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Ang awit ni Maria. At sinabi ni Maria, "Buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat inalala niya ako na kanyang abang lingkod. Mula ngayon ay tuturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Banal siya, kinaaawaan niya ang mga taong may takot sa kanya sa bawat henerasyon. Ipinakita niya ang dakila niyang mga gawa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ipinagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono at itinaas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. Ngunit pinaalis niya na walang dala ang mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod, sapagkat hindi niya kinalimutan ang kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, na kaaawaan niya sila magpakailanman." At nakitira si Maria kina Elizabeth ng mga 3 buwan bago siya umuwi. Ang pagsilang kay Juan na tagapagbautismo. Dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na ang sanggol, dumalo ang mga kapitbahay at mga kamag-anak sa pagtutuli sa kanya. Zacharias sana ang ipapangalan nila sa bata dahil iyon din ang pangalan ng kanyang ama. Pero sinabi ni Elizabeth, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Sumagot ang mga tao, "Pero wala namang may ganyang pangalan sa pamilya ninyo." Kaya tinanong nila ang ama sa pamamagitan ng senyas kung ano ang gusto niyang ipangalan sa sanggol. Sumenyas siya na bigyan siya ng masusulatan. Pagkatapos ay sinulat niya, "Juan ang ipapangalan sa kanya." Nagtaka silang lahat. Noon din ay nakapagsalita na si Zacharias at nagpuri sa Diyos. Nangilabot ang lahat ng kapitbahay nila at naging usap-usapan sa buong kabundukan ng Judea ang pangyayaring iyon. Ang lahat ng nakabalita ay nag-isip at nagtanong, "Magiging ano kaya ang batang ito kapag lumaki na siya? Sapagkat malinaw na sumasa kanya ang Panginoon." Ang pahayag ni Zacharias. Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacharias at kanyang ipinahayag, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat inalalan niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noon pang unang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta.
Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napupuot sa atin. Kaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na ipinangako niya sa ninuno nating si Abraham. Ayon nga sa kanyang kasunduan, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Sinabi naman ni Zacarias sa anak niya, "Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ituturo mo sa mga mamamayan niya kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos. Tulad ng pagsikat ng araw, ipapadala niya sa atin ang tagapagligtas upang maliwanagan ang mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan. At tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng may mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa." Lumaki ang batang si Juan at lumakas sa Espiritu. Nanirahan siya sa ilang hanggang sa araw na nagsimula siyang mangaral sa mga Israelita. Ikalawang kabanata, ang kapanganakan ni Jesus. Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius, ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazareth na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem na sakop ng Judea sa bayang sinilangan ni Haring David dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Pinalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem sa bayan ni Haring David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya. Makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ang Diyos sa langit. May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol, "Tayo na sa Bethlehem at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon." Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso at pinagbulay-bulayan ang lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, na ayon nga sa sinabi ng anghel. Pinangalan ng Jesus ang sanggol. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Inihandog si Jesus sa templo. Dumating ang araw na maghahandog sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon
At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon. Isang pares ng bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kaniya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kaniya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na espiritu ay pumunta siya sa templo at nang dalhin doon nina Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinargan niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, "Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod dahil natupad na ang pangako niyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi-Hudyo na hindi nakakakilala sa iyo at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria, "Ang batang ito'y itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa kanya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao." Naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Fanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang matanda na siya. 7 taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya na byuda. At ngayon 84 na taon na siya. Palagi siyang nasa templo. Araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding iyon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa na nina Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa kanilang bayan, sa Nazareth, na sakop ng Galilea. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino at pinagpala siya ng Diyos. Ang batang si Jesus sa templo. Bawat taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. Nang 12 taon na si Jesus, muli silang pumunta roon gaya ng nakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namalayan ng mga magulang niya. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinasagot niya at sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. 3rd Kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Noong 15th taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang.
Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea. Si Herodes naman ang pinuno ng Galilea. At ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis. At si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isayas. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang likulikong daan at ayusin ang mga bakubakong daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong dalawang damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain." May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot si Juan, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya, dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias, at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes dahil ipinabilanggo niya si Juan. Ang pagbabautismo kay Jesus. Isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mga ninuno ni Jesus. Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki na anak ni Hanay. Si Hanay ay anak ni Jose na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Amos na anak ni Nahum. Si Nahum ay anak ni Esli na anak ni Nagay. Si Nagay ay anak ni Maat na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Simein na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Hoda na anak ni Hoanan. Si Hoanan ay anak ni Resa na anak ni Zerubabel.
Si Zerubabel ay anak ni Shealtiel, na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam. Si Elmadam ay anak ni Er, na anak ni Josue. Si Josue ay anak ni Eliezer, na anak ni Horim. Si Horim ay anak ni Matat, na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda ay anak ni Jose, na anak ni Honam. Si Honam ay anak ni Eliakim, na anak ni Meleya. Si Meleya ay anak ni Mena, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Nathan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz, na anak ni Salmon. Si Salmon ay anak ni Nashon, na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin, na anak ni Arni. Si Arni ay anak ni Ezron, na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Terah, na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug, na anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg, na anak ni Eber. Si Eber ay anak ni Shela, na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Arfaksad, na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe, na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Metusela, na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared, na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Kainan, na anak ni Enosh. Si Enosh ay anak ni Seth, na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Diyos. Ika-apat na kabanata, ang pagtukso kay Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na Espiritu, at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng Diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito, dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan, at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapa sa iyo ang lahat ng iyan." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Matapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Sinimulan ni Jesus ang kaniyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kaniya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos,
Ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak lang siya ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili, na ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ang Diyos sa loob ng 3 at kalahating taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi Hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip si Naaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya." Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Mula roon, pumunta si Jesus sa bayan ng Kapernaum na sakop ng Galilea. Nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya ng may autoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, "Tumahimik ka at lumabas sa kanya." At sa harapan ng lahat, itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at saka iniwan ang hindi man lang sinaktan. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, "Anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumusunod sila. Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon." Maraming pinagaling si Jesus. Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon, kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sina Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Sari-sari ang mga sakit nila. Ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan, dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo." Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Judea. Ikalimang kabanata. Ang pagtawag ni Jesus sa kaniyang mga unang tagasunod. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos.
May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Bumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka, hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Isang araw, nang nasa isang bayan si Jesus, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawa na pagalingin siya. "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." At gumaling agad ang kanyang sakit. Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Sa halip pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus. Pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya tinanong niya ang mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito, na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi." Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon." Tinawag ni Jesus si Levi. Pagkatapos noon,
Umalis si Jesus at nakita niya ang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Naghanda si Levi sa kanyang bahay ng malaking handaan bilang parangal kay Jesus. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang dumalo at nakisalo sa kanila. Nang makita ito ng mga Pariseo at ng mga kasama nilang mga tagapagturo ng kautusan, nagreklamo sila sa mga tagasunod ni Jesus. Sinabi nila, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus. Ang mga tagasunod ni Juan at ng mga Pariseo ay madalas mag-ayuno at manalangin. "Bakit ang mga tagasunod mo ay panay lang ang kain at inom?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talinghaga na ito, "Hindi ginugupit ang bagong damit para ipangtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahangad ng bagong alak, dahil para sa kanya, mas masarap ang luma." Ika-anim na kabanata, ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, napadaan sina Jesus sa triguhan. Namitas ng trigo ang mga tagasunod niya, at niligis ito sa mga kamay nila, at pagkatapos ay kinain ng mga butil. Kaya sinabi ng ilang Pariseo, "Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumuha ng tinapay na inihandog sa Diyos at kinain ito. Binigyan din niya ang mga kasamahan niya. Hindi sila nagkasala, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain niyon." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ako na anak ng tao ang siyang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga." Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Nang isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at nangaral. May isang lalaki roon na paralisado ang kanang kamay. Binantayang mabuti ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo si Jesus kung magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Tumayo ka at lumapit dito sa harapan." Lumapit nga ang lalaki at tumayo sa harapan. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Jesus, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Tiningnan silang lahat ni Jesus, at pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kamay niya, at gumaling ito. Pero galit na galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kaya pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila at tinawag niya silang mga apostol. Ito ay sina Simon,
na tinawag niyang Pedro, Andres na kapatid nito, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeus, Simon na makabayan, Judas na anak ng isa pang Santiago, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus. Nangaral at nagpagaling si Jesus. Pagkatapos niyang piliin ang mga apostol niya, bumaba sila mula sa bundok at tumigil sa isang patag na lugar. Naroon ang marami pa niyang tagasunod at ang mga taong nanggaling sa Judea, Jerusalem at sa baybayin ng Tyre at Sidon. Pumunta sila roon upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Pinagaling din ni Jesus ang lahat ng pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinikap na lahat ng tao roon na mahipo siya dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nakapagpapagaling sa lahat. Ang mapalad at ang nakakaawa. Tiningnan ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi sa kanila, "Mapalad kayong mga mahihirap dahil kabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil bubusugin kayo. Mapalad kayong mga umiiyak ngayon dahil tatawa kayo. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin na anak ng tao ay kamuhian kayo, itakwil, insultuhin, at siraan ang inyong pangalan. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta noon. Kaya kung gawin ito sa inyo, magalak kayo at lumukso sa tuwa dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ngunit nakakaawa kayong mga mayayaman dahil tinanggap na ninyo ang inyong kaligayahan. Nakakaawa kayong mga busog ngayon dahil magugutom kayo. Nakakaawa kayong mga tumatawa ngayon dahil magdadalamhati kayo at iiyak. Nakakaawa kayo kung pinupuri kayo ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Mahalin ang mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Maging mabuti kayo sa mga galit sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga umaalipusta sa inyo. At idalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may gustong kumuha ng balabal mo, ibigay mo. At kung pati ang damit mo ay kinukuha niya, ibigay mo na rin. Bigyan mo ang sino mang humihingi sa iyo. At kapag may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama, sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Maging maawain kayo tulad ng inyong ama. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba upang hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag kayong magsabi na dapat silang parusahan ng Diyos upang hindi rin niya kayo parusahan. Magpatawad kayo upang patawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghaga na ito, "Hindi maaaring maging taga-akay ng bulag ang kapwa bulag, dahil pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa iyon.
Walang mag-aaral na mas higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusan ang naturuan, magiging katulad siya ng kanyang guro. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo," gayong hindi mo nakikita ang malatrosong puwing sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa mata mo. Nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng kapwa mo. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang bawat puno ay nakikilala sa bunga nito. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng igos o ubas. Ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ikapitong kabanata. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Kapernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping malubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang aliping. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. "Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan." Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, "Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po, at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal, at may nasasakupan din ako mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, 'Pumunta ka roon,' pumupunta siya. Kapag sinabi kong, 'Halika,' lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya." Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya." Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Binuhay ni Jesus ang patay na binata. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, "Huwag kang umiyak." Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, "Binata, bumangon ka." Umupo ang patay at nagsalita, at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina.
kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta at kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay ipinalita kay Juan ng mga tagasunod niya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga tagasunod niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin. Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba. Nang mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus na mga may sakit at pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang nakita at narinig ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Nang makaalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon upang makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit at namumuhay sa karangyaan ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Sinasabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ng mga tao pati ng mga maniningil ng buwis ang pangangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Pero ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa buhay nila dahil hindi sila nagpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, sa anong bagay ko maihahambing ang mga tao ngayon? Kanino ko sila maihahalintulad? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sinasabi sa kanilang kalaro, tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak. Katulad nila kayo. Dahil pagdating dito ni Juan na nakita ninyong nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinabi ninyo, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita ninyong kumakain ako at umiinom. Ang sabi naman ninyo, ang taong iyan ay matakaw at lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganoon paman, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon sa ipinapagawa ng Diyos sa amin. Binuhusan ng pabango si Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ang Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon,
Ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng dalawang tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500, at ang isa na may 50. Nang kapwa silang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito ay sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko. At ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap. Pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Ikawalong kabanata, mga babaeng tumutulong kay Jesus. Pagkatapos, nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea. Nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masasamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala, na pinalaya niya mula sa 7 masasamang espiritu. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Isang araw, nagdatingan ang maraming tao mula sa iba't ibang bayan at lumapit kay Jesus. Ikinuwento niya sa kanila ang talinghaga na ito. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Natapakan ito ng mga dumadaan at tinuka ng mga ibon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito, pero madaling nalanta dahil sa kawalan ng tubig. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo, pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa, tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, kayong mga nakikinig, dapat niyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay ipinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dumating ang Diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng mga pagsubok ay agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito. Kaya hindi sila lumago at hindi namunga.
Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Ang aral mula sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng palayok o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ganoon din naman, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya makinig kayong mabuti sa sinasabi ko, dahil ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang inaakala niyang nauunawaan niya, ay kukunin pa sa kanya. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid, pero hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at gusto kayong makita. Sumagot si Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa. At ganoon nga ang ginawa nila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya'y lumakas ang hangin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising, Guro! Guro! Lulubog na tayo! Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot. At nag-usap-usap, Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inuutusan niya at sinusunod siya. Pinagaling ni Jesus ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa lupain ng Geraseno na katapat ng Galilea. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasaniban ng masasamang espiritu. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa mga kuwebang libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Jesus. At sinabi niya ng malakas, Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal na siyang sinasaniban ito. At kahit tinatalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang kadena at pinapapunta siya ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Sagot niya, Kawan, dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na huwag silang papuntahin sa kailaliman at parusahan doon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na payagan silang pumasok sa mga baboy at pinayagan naman sila ni Jesus. Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang mga baboy pababa ng burol, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Na makita iyon ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila patungo sa bayan at sa mga karatig na yon at ipinamalita ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinaniban dati ng masasamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang pag-iisip. At natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang lalaking sinaniban ng masasamang espiritu. Nakiusap ang lahat ng Geraseno kay Jesus na umalis sa kanilang bayan dahil takot na takot sila. Kaya muling sumakay si Jesus sa bangka upang bumalik sa pinanggalingan niya.
Nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya, pero hindi pumayag si Jesus. Sinabi niya, "Umuwi ka na sa inyo, at sabihin mo sa kanila ang ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki, at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaking namumuno sa sambahan ng mga Hudyo na ang pangalan ay Jairus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nakiusap na kung maaari ay pumunta siya sa bahay niya. Dahil naghihingalo ang kaisa-isa niyang anak na babae na 12 taong gulang. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsisiksikan sa kanya ang mga tao. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na lahat ang mga ari-arian niya sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo." Pero sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa." Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni Jairus. Sinabi niya kay Jairus, "Patay na po ang anak ninyo. Huwag niyo nang abalahin ang guro." Nang marinig iyon ni Jesus, sinabi niya kay Jairus, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at mabubuhay siyang muli." Pagdating nila sa bahay, wala siyang pinayagang sumama sa loob, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, at ang mga magulang ng bata. Nag-iiyakan ang mga taong naroroon, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang." Pinagtawanan nila si Jesus dahil alam nilang patay na ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Nene, bumangon ka." At noon din ay bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya agad. At iniutos ni Jesus na pakainin ang bata. Labis na namangha ang mga magulang ng bata. Pero pinagpilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kaninuman ang nangyari. 9 Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Isang araw, tinipon ni Jesus ang 12 apostol at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos, sinugo niya sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, pagkain, pera o bihisan. Kapag tinanggap kayo sa isang bahay, doon kayo makituloy hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At kung ayaw kayong tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa mga paanyo bilang babala sa kanila." Pagkatapos noon, umalis ang mga apostol at pumunta sa mga nayon. Nangaral sila ng magandang balita at nagpagaling ng mga may sakit kahit saan. Naguluhan si Haring Herodes. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga ginagawa ni Jesus. Naguluhan siya dahil may mga nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi namang siya si Elias na nagpakita ngayon. At may nagsasabi pang isa siya sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko ng ulo si Juan. Pero sino kaya itong nababalitaan ko? Marami akong kahanga-hangang bagay na narinig tungkol sa kanya." Kaya pinagsikapan ni Herodes na makita si Jesus. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Pagbalik ng mga apostol, ikinuwento nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila.
Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa bayan ng Bethsaida. Wala na siyang isinamang iba. Pero nalaman pa rin ng mga tao kung saan sila pumunta at sinundan sila. Pagdating nila doon, tinanggap naman sila ni Jesus at nangaral siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling din niya ang mga may sakit. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang 12 apostol at sinabi, "Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain. Dahil nasa ilang na lugar po tayo." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "May 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito kakasya, maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila." May 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Paupuin ninyo sila ng grupo-grupo na 50 bawat grupo." At pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, nananalangin mag-isa si Jesus nang di kalayuan sa mga tagasunod niya. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Sinabi pa niya, "Ako na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa 3rd araw ay muli akong mabubuhay." Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya nino man, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Mga 8 araw matapos sabihin ni Jesus iyon, isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa isang bundok upang manalangin. Habang nananalangin si Jesus, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang damit niya ay naging puting-puti at nakakasilaw tingnan. Biglang lumitaw ang 2 lalaki, sina Moises at Elias, at nakipag-usap sa kanya. Nakakasilaw din ang kanilang anyo at ang pinag-uusapan nila ni Jesus ay ang tungkol sa kanyang kamatayan na malapit nang maganap sa Jerusalem. Tulog na tulog noon sina Pedro, pero nagising sila at nakita nila ang nagliliwanag na anyo ni Jesus at ang 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang paalis na ang 2 lalaki, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po't narito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ang totoo, hindi niya alam ang sinasabi niya. At habang nagsasalita pa si Pedro, tinakpan sila ng ulap at natakot sila. May narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi,
Ito ang aking anak na aking pinili. Pakinggan ninyo siya. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na lang si Jesus. Hindi muna nila sinabi kahit kanino ang mga nasaksihan nila ng mga panahong iyon. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Kinabukasan, pagbaba nila galing sa bundok ay sinalubong si Jesus ng napakaraming tao. May isang lalaki roon sa karamihan na sumisigaw, "Guro, pakitingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban po siya ng masamang espiritu at bigla na lang siyang sumisigaw, nangingisay at bumubula ang bibig. Sinasaktan siya lagi ng masamang espiritu at halos ayaw siyang iwan. Nakiusap ako sa mga tagasunod ninyo na palayasin nila ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sumagot si Jesus, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo." Nang papalapit na ang bata, itinumbas siya at pinangisay ng masamang espiritu. Pero pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata at ibinalik sa ama nito. Namangha ang lahat sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang mangha pa ang lahat sa mga ginawa ni Jesus, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Pakinggan ninyo at tandaan ang sasabihin kong ito. Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin." Pero hindi nila naunawaan ang sinasabi niya dahil inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Nag-aalangan naman silang magtanong sa kanya tungkol sa bagay na ito. Sino ang pinakadakila? Minsan, nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya kumuha siya ng isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakamababa sa inyong lahat ang siyang pinakadakila." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan, dahil ang hindi laban sa atin ay kakampi natin." Hindi tinanggap si Jesus sa isang nayon sa Samaria. Nang malapit na ang araw para bumalik si Jesus sa langit, nagpasya siyang pumunta sa Jerusalem. Kaya pinaunan niya ang ilang tao sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng matutuluyan. Pero ayaw siyang tanggapin ng mga taga roon dahil alam nilang papunta siya sa Jerusalem. Nang malaman iyon ng mga tagasunod ni Jesus na sina Santiago at Juan, sinabi nila kay Jesus, "Panginoon, gusto niyo po bang humingi kami ng apoy mula sa langit para sunugin sila?" Pero lumingon si Jesus at pinagsabihan sila, at tumuloy na lang sila sa ibang nayon. Ang mga nagnais sumunod kay Jesus. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa pag-ahari ng Diyos." May isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna po akong magpaalam sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sinumang nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos." Ikasampung Kabanata.
Sinugo ni Jesus ang kanyang 72 tagasunod. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72 tagasunod at sinugo ang mga ito ng dala-dalawa sa mga bayan at sa iba pang mga lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, "Marami ang aanihin ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Sige, lumakad na kayo. Ngunit mag-ingat kayo, dahil tulad kayo ng mga tupang isinugo ko sa mga lobo. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o sandalyas, at huwag kayong mag-aksaya ng panahon sa pakikipagbatian sa daan. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Kung ang nakatira roon ay maibigin sa kapayapaan, mapapasa kanila ang kapayapaang idinalangin ninyo. Ngunit kung hindi, hindi rin nila makakamtan iyon. Manatili kayo sa bahay na tinutuluyan ninyo. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo, dahil ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sahod. Kapag dumating kayo sa isang bayan at tinanggap kayo ng mga tao, kainin ninyo ang anumang ihain nila sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos sa kanila. Ngunit kung ayaw kayong tanggapin sa isang bayan, umalis kayo, at habang naglalakad kayo sa lansangan nila ay sabihin ninyo, kahit ang alikabok ng bayan ninyo na dumidikit sa mga paa namin, ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit dapat ninyong malaman na malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa mga tagasunod niya, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Sinabi pa ni Jesus, nakakaawa kayong mga taga-Korazin, nakakaawa rin kayong mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo para ipakita ang pagsisisi nila. Kaya sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tyre at Sidon. At kayo namang mga taga-Kapernaum, inaakala ninyong pupurihin kayo kahit sa langit, pero ihuhulog kayo sa lugar ng mga patay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan niyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Ganoon paman, huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. Nang oras ding iyon, napuno si Jesus ng kagalakang mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanang ito sa mga taong ang akala sa sarili mga marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil iyon ang kalooban mo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga taong nais kong makakilala sa ama. Humarap si Jesus sa mga tagasunod niya, at sinabi sa kanila ng sarilinan,
Mapalad kayo dahil nakita mismo ninyo ang mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari noon ang naghangad na makakita at makarinig ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Pero hindi ito nangyari sa panahon nila. Ang mabuting Samaritano. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." "Tama ang sagot mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong ulit siya, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, "May isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya. Pinugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki. Hinugasan ang alak ang sugat, binuhusan ang langis, at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung kulang pa yan sa magagastos mo, ay babayaran kita pagbalik ko." Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, "Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan?" Sumagot siya, "Ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumakad ka at ganoon din ang gawin mo." Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako." Pero sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya." 11 Ang turo tungkol sa panalangin. Minsan ay nananalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya ng isa sa mga tagasunod niya, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa mga tagasunod niya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kapag nananalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, 'Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Bigyan niyo po kami ng makakain sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan dahil pinapatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso." Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Halimbawa pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi at sinabi sa kanya, 'Kaibigan, pahiram naman diyan ang 3 tinapay. Dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay,
Huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo. Ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Si Jesus at si Satanas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang masamang espiritu na sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. Nang lumabas na ang masamang espiritu, nakapagsalita ang lalaki, namangha ang mga tao. Pero may ilan sa kanila ang nagsabi, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ang iba naman ay gustong subukin si Jesus, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo siya ng Diyos. Pero alam niya ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakawatak-watak at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, paano mananatili ang kaharian niya? Tinatanong ko ito sa inyo. Dahil sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay sa mga tagasunod ninyo ng kapangyarihang makapagpalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang makapagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kung ang isang taong malakas at armado ang nagbabantay sa kanyang bahay, ligtas ang mga ari-arian niya. Pero kapag sinalakay siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, matatalo siya at kukunin ito ang mga armas na inaasahan niya at ipapamahagi ang mga ari-arian niya. Ang hindi kumakampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa pagtitipon ko ay nagkakalat. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar para maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, ay iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Kung sa pagbabalik niya ay makita niyang malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng pito pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ang tunay na mapalad. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Humingi ng himala ang mga tao. Nang lalo pang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng henerasyong ito. Humihingi sila ng himala, pero walang ipapakita sa kanila maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, ganoon din ako na anak ng tao sa henerasyong ito. Sa araw ng paghuhukom, tatayo ang reyna ng timog at ipapamukha sa henerasyong ito ang kanilang kasalanan. Sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar upang makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon,
Narito ang isang nakahihigit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Maging ang mga taga-Ninive ay tatayo rin at hahatulan ang henerasyong ito. Dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. At ngayon, narito ang isang nakahihigit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw ninyong magsisi. Ang ilaw ng katawan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay itatago o tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang mata mo, maliliwanagan ang buo mong katawan. Pero kung malabo ang mata mo, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya tiyakin mong naliwanagan ka, dahil baka ang liwanag na inaakala mong nasa sa iyo ay kadiliman pala. Kung naliwanagan ang buo mong katawan at walang bahaging nadiliman, magiging maliwanag ang lahat na parang may ilaw na lumiliwanag sa iyo. Tinuliksa ni Jesus ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Pagkatapos magsalita ni Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa kanila. Kaya pumunta si Jesus at kumain. Nagtaka ang Pariseo nang makita niyang hindi muna naghugas ng kamay si Jesus bago kumain, ayon sa seremonya ng mga Hudyo. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, pero ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga mangmang, hindi ba't ang Diyos na gumawa ng labas ang siya ring gumawa ng loob? Para maging malinis kayo, kaawaan ninyo ang mga mahihirap at tulungan nyo sila sa kanilang pangangailangan. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Ibinibigay nga ninyo ang ikapu ng mga pampalasa at mga gulay ninyo. Pero kinakaligtaan naman ninyo ang makatarungan na pakikitungo sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Magbigay kayo ng mga ikapu ninyo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang bagay. Nakakaawa kayong mga Pariseo. Mahilig kayong umupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan. At gustong-gusto ninyong batiin kayo at igalang sa matataong lugar. Nakakaawa kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang palatandaan at nilalakaran lamang ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinagot si Jesus ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, pati kami ay iniinsulto mo sa sinabi mong iyan." Sumagot si Jesus, "Nakakaawa rin kayong mga tagapagturo ng kautusan. Sapagkat pinapahirapan ninyo ang mga tao sa inyong mahihirap na kautusan, pero kayo mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Nakakaawa kayo. Pinapaayos ninyo ang mga libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno, kaya kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa nila. Sapagkat pinatay nila ang mga propeta, at kayo naman ang nagpapaayos ng mga libingan nila. Kaya ito ang sinabi ng Diyos ayon sa karunungan niya. Magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Papatayin nila ang ilan sa mga ito at uusigin ang iba. Kaya mananagot ang henerasyong ito sa pagkamatay ng mga propeta ng Diyos mula ng likhain ng mundo. Mula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng altar at ng templo. Oo, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan, sapagkat kinuha nyo sa mga tao ang susi sa pag-unawa ng katotohanan. Ayaw na nga ninyong sumunod sa katotohanan. Hinahadlangan pa ninyo ang mga gustong sumunod. Umalis si Jesus sa bahay na iyon. At mula noon, matindi na ang pambabatiko sa kanya ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan. Pinagtatanong siya tungkol sa maraming bagay upang siya ay mahuli nila sa kaniyang pananalita. 12 Babala laban sa mga pakitang tao. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksika na sila. Binalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Walang natatago na hindi malalantad.
at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kaya anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa loob ng kwarto ay malalaman ng lahat. Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang kaya lang nilang patayin ay ang katawan ninyo, at pagkatapos ay wala na silang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos, dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan niyo, ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. Kahit ang bilang ng buhok niyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Ang pagkilala kay Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, ang sinumang kumikilala sa akin na ako ang Panginoon niya sa harap ng mga tao, ako na anak ng tao ay kikilalanin din siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatwiran o kung ano ang sasabihin ninyo. Sapagkat ituturo sa inyo ng banal na espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin? Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Manalig sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega, pero pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi ninyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? Tingnan ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng maisusuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na iyon sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga tao sa mundo, na hindi kumikilala sa Diyos.
Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kayamanan sa langit. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang. Ngunit huwag kayong matakot dahil ipinagkaloob ng inyong ama na maghari kayong kasama niya. Ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Ang mapagkakatiwalaang mga utusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, maging handa kayo palagi sa pagbabalik ng inyong Panginoon, katulad ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang amo mula sa kasalan. Nakahanda sila at nakasindi ang mga ilawan nila, upang sa pagdating at pagkatok ng amo nila ay mabubuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping madadatnan ng amo nila na gising at nagbabantay sa kanyang pag-uwi. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maghahanda ang amo nila para pagsilbihan sila. Sila ay pauupuin niya sa kanyang mesa at pagsisilbihan habang kumakain sila. Mapalad ang mga aliping iyon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, hating gabi man o madaling araw. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ito ang bahay niya. Kayo man ay dapat maging handa. Dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at hindi tapat na aliping. Nagtanong si Pedro, Panginoon, para kanino po ba ang talinghaga na iyon? Para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalain ng amo niya sa mga kapwa niya aliping? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kawawa ang alipin kung inaakala niyang matatagalan pa bago bumalik ang amo niya. At habang wala ito ay pagmamalupitan niya ang ibang mga alipin, lalaki man o babae, at magpapakabusog siya at maglalasing. Darating ang amo niya sa araw o oras na hindi niya inaasahan, at parurusahan siya ng matindi, at isasama sa mga hindi mapagkakatiwalaan. Ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. At ang aliping hindi nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, at nakagawa ng kamalian ay parurusahan din, pero magaan lang. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Naparito ako sa lupa upang magdala ng apoy at gusto ko sanang magliyab na ito. Ngunit bago ito mangyari, may mga paghihirap na kailangan kong pagdaanan. At hindi ako mapapalagay hanggat hindi ito natutupad. Akala ba ninyo ay naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao? Ang totoo, naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Mula ngayon, mahahati ang 5 tao sa loob ng isang pamilya. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Kukontrahin ng ama ang anak niyang lalaki. At kukontrahin din ng anak na lalaki ang kanyang ama. Ganoon din ang mangyayari sa ina at sa anak niyang babae, at sa biyanang babae, at sa manugang niyang babae. Magmatyag sa mga nangyayari ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyo ang makapal na ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at umuulan nga. At kapag umihip naman ang hanging habagat, ay sinasabi ninyong iinit at umiinit nga. Mga pakitang tao, alam ninyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakikita ninyo sa lupa at sa langit,
Pero bakit hindi ninyo alam ang kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang matuwid? Kapag may magdedemanda sa iyo, pagsikapan mong makipag-ayos sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil baka pilitin ka pa niyang humarap sa hukom. At pagkatapos ay ibigay ka ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng multa mo. Ika-13 kabanata. Kailangan ng pagsisisi. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galileya dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Katulad din ng 18 taong nabagsakan ang tore ng Siloam at namatay. Ang akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa sa ibang mga taga-Jerusalem? Hindi. Ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Ang punong hindi namumunga." Pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga na ito. May isang taong may tanim na puno ng igo sa ubasan niya. Pinuntahan niya ito upang tingnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng kanyang ubasan, "Tatlong taon na akong pabalik-balik dito para tingnan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala pa akong nakikita kahit isa. Putulin mo na lang ang punong yan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan." Pero sumagot ang tagapag-alaga, "Hayaan niyo na lang po muna ang puno sa taon na ito. Huhukayan ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon. Ngunit kung hindi pa rin, putulin na natin." Pinagaling ni Jesus ang babaeng baluktot ang katawan. Isang araw ng pamamahinga, nagtuturo si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. Baluktot ang katawan niya at hindi ito maituwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Babae, magaling ka na sa sakit mo." Pagkatapos, ipinatong niya ang mga kamay niya sa babae. At noon din ay naituwid ng babae ang kanyang katawan at nagpuri siya sa Diyos. Pero nagalit ang mga namumuno sa simbahan ng mga Hudyo dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw kayo para magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ni Jesus, "Mga pakitang tao, hindi ba't kinakalagan ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga." Napahiya ang mga kumakalaban kay Jesus sa sinabi niyang ito. Natuwa naman ang mga tao sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa ni Jesus. Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo niya. "Ano kaya ang katulad ng paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang taniman. Tumubo iyon at lumaki na parang punong kahoy ang taas at pinamugaran ng mga ibon ang mga sanga nito." Ang paghahalintulad sa pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, "Sa ano ko pa kaya maihahambing ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng pampaalsang inihalo ng isang babae sa malaking planggana ng harina. At napaalsa nito ang buong masa ng harina." Ang makipot na pintuan. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem.
Dumaan siya sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga tao roon. May isang nagtanong sa kanya, "Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag isinara na ng may-ari ang pinto, may iiwan kayo sa labas na nakatayo, kumakatok at tumatawag, 'Panginoon, papasukin niyo po kami.' Ngunit sasagutin niya kayo, 'Hindi ko kayo kilala.' At sasabihin ninyo, 'Nakasalo po ninyo kami sa pagkain at pag-inom, at nagturo po kayo sa mga lansangan sa bayan namin.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng masama. Iiyak kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyo sina Abraham, Isaak, Jacob at ang lahat ng propeta na napabilang sa pag-ahari ng Diyos. Habang kayo naman ay tinaboy sa labas, makikita rin ninyo ang mga hindi-Hudyo mula sa iba't ibang dako ng mundo na kasalo sa handaan ng pag-ahari ng Diyos. May mga hamak ngayon na magiging dakila at may mga dakila ngayon na magiging hamak." Ang pag-ibig ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Nang mga sandaling yon, dumating ang ilang Pariseo at sinabi kay Jesus, "Umalis na po kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes." Sumagot si Jesus, "Sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na patuloy akong magpapalayas ng masasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit ngayon at hanggang bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko na ang gawain ko. Basta kailangang ipagpatuloy ko ang aking paglalakbay ngayon, bukas at sa makalawa, dahil hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem. Kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan, gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Kaya bahala na kayo sa sarili ninyo, sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, 'Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.'" 14. Pinagaling ni Jesus ang lalaking minamanas. Isang araw ng pamamahinga, inanyayahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. Minamanmanan siyang mabuti ng mga taong kumukontra sa kanya. Doon ay may isang lalaking minamanas. Tinanong ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, "Ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga o hindi?" Pero hindi sila sumagot. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at saka pinauwi. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Kung mahulog ang anak o baka ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan nyo na lang ba ito? Siyempre, iaahon nyo agad, hindi ba?" Hindi sila nakasagot sa tanong niya. Matutong magpakababa. Napansin ni Jesus na ang mga bisita sa handaan ay naguunahan sa mga upuang pandangal, kaya pinangaralan niya ang mga ito. "Kapag inimbita ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang upuang pandangal, dahil baka may inimbitang mas marangal pa kaysa sa iyo. At lalapitan ka ng nag-imbita sa iyo at sasabihin niya, 'Ibigay mo sa taong ito ang upuan mo.' Kaya mapapahiya ka at uupo na lang sa upuan ng mga karaniwang tao. Ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao, para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, 'Kaibigan, doon ka maupo sa upuang pandangal.' Sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Pagkatapos sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, "Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo, dahil baka imbitahin ka rin nila, at sa ganooy, nasuklian ka na sa ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay,
at mga bulag. Sa ganoon ay pagpapalain ka, dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang talinghaga tungkol sa malaking handaan. Nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, "Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos." Kinuwentuhan siya ni Jesus ng ganito, "May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya na sunduin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, 'Tayo na, handa na ang lahat.' Pero nagdahilan ang bawat na imbitahan. Sinabi ng isa, 'Pasensya na. Nakabili ako ng lupa at kailangang puntahan ko at tingnan.' Sabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 10 baka at susubukan ko kung mabuting ipang-araro. Pasensya na.' At sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.' Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nagutos ulit sa alipin niya, 'Sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Nang natupad iyon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, 'Nagawa ko na po ang iniutos ninyo, pero maluwag pa.' Kaya sinabi ng amo niya, 'Pumunta ka sa mga kalsada at sa mga daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko.'" Ang pagsunod sa Panginoon. Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. Kaya pagtatawanan siya ng makakakita nito, sasabihin nila, 'Nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos.' Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya ay hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko." Ang aral mula sa asin. Mabuti ang asin, pero kung mag-iba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itinatapon na lang ito ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong unawain. Ika-15 kabanata. Ang nawawalang tupa. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, "Ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila." Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus, "Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin.
dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang nawawalang salaping pilak. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ang naglayas na anak. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukit noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan, dumating ang kapatid niyo kaya ipinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda. Dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ang mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama. At ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. 16 na kabanata. Ang tusong katiwala. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya. May isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo?
Kwentahin na natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo, dahil aalisin na kita bilang katiwala. Naisip ng katiwala, ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanin ang mabibigat na trabaho tulad ng paghuhukay, at nahihiya naman akong mamalimos. Alam ko na, gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng mga tao sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko. Isa-isa niyang ipinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa amo ko? Sumagot ito, 100 banga ng langis ng ulibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong 50 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa, at ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, 100 sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong 80 na lang ang utang mo, sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito, para kapag naubos man ito, ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay, ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa. Magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ang isa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang iba pang mga itinuro ni Jesus. Nang marinig iyon ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus dahil mahal nila ang salapi. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, nagbabanal-banalan kayo sa harap ng mga tao, pero alam ng Diyos kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Sapagkat ang mga bagay na itinuturing ng tao na mahalaga ay kinasusuklaman ng Diyos. Bago dumating si Juan na tagapagbautismo, ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta ang siyang sinusunod ng mga tao. At mula nang dumating si Juan, ipinangangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at marami ang nagpupumilit na maging sakop nito. Pero hindi ibig sabihin na wala ng kabuluhan ang kautusan. Dahil mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa sa mawalan ng kabuluhan kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Ang lalaking hiniwalayan ang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkasala siya ng pangangalo niya. At ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalo niya. Ang mayaman at si Lazarus. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin.
Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid, at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, "Kung ganoon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon." Pero sinabi ni Abraham, "Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila." 17 Kabanata. Mga dahilan ng pagkakasala. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo." Tungkol sa pananampalataya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, 'Mabunot ka at malipat sa dagat,' at susundin kayo nito." Ang tungkulin ng alipin. Sinabi pa ni Jesus, "Halimbawa, may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, 'Halika na, maupo ka at kumain?' Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo, 'Magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan. At pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko.' Hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganoon din naman sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Mga alipin lamang kami at hindi nararapat papurihan dahil ginagawa lang namin ang aming tungkulin.'" Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, "Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin." Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila." At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos, maliban sa taong ito na hindi Hudyo?" Sinabi niya sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo." Ang tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang pag-ahari ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang pag-ahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, 'Dito mag-ahari ang Diyos,' o 'Doon siya mag-ahari,' dahil nag-ahari na ang Diyos sa puso ninyo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao, kahit isang araw lang. Pero hindi pa iyon mangyayari.
may mga magsasabi sa inyo, naroon siya, o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot, ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagninegosyo, nagsasaka at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng magkasamang naggigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kapag may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tinanong siya ng mga tagasunod niya, saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan, kung saan may bangkay, doon nag-uumpukan ang mga buitre. 18 Kabanata. Aral tungkol sa pananalangin. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa bayan ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kaaway ko. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda. Pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako sa kapaparito niya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya na tumatawag sa kanya araw at gabi? Tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit kung ako na anak ng tao ay bumalik na rito sa mundo, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin? Ang kwento tungkol sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapuno ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang Pariseo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.
Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Nang makita iyon ng mga tagasunod ni Jesus, sinaway nila ang mga tao. Pero tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabihan niya ang mga tagasunod niya. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa pag-ahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang lalaking mayaman. Isang pinuno ng mga Hudyo ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti. Wala nang iba. Alam mo ang sinasabi ng kautusan. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Sinusunod ko po ang lahat ng iyan mula pagkabata." Nang marinig iyon ni Jesus ay sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito dahil napakayaman niya. Nang makita ni Jesus na malungkot siya, sinabi niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Tinanong siya ng mga nakarinig nito, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Sumagot si Jesus, "Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos." Sinabi ni Pedro, "Paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa mga iniwan niya at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon." Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Tinawag ni Jesus ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at matutupad na ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa akin na anak ng tao. Sapagkat ibibigay ako sa mga hindi Hudyo, iinsultuhin nila ako, hihiyain at duduraan, hahagupitin nila ako at papatayin. Ngunit muli akong mabubuhay sa ikatlong araw." Pero wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus dahil itinago sa kanila ang kahulugan niyon. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Nang malapit na sina Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng mga tao, "Dumadaan si Jesus na taga Nazaret." Sumigaw ang bulag, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Panginoon, gusto ko pong makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus nang nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos. Ika-19 na kabanata, si Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya,
at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Habang nakikinig ang mga tao, ikinuwento ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga. Dahil malapit na sila sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay makikita na nila ang pagkahari ng Diyos. Sinabi ni Jesus, May isang kilala at mayamang tao na pumunta sa malayong lugar upang tanggapin ang awtoridad bilang hari sa kanyang lugar. At pagkatapos nito ay babalik siya agad sa kanyang bayan. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako. Pero ayaw sa kanya ng mga kababayan niya. Kaya pagkaalis niya, nagpadala sila ng mga kinatawan doon sa pupuntahan niya para sabihin sa kinauukulan na ayaw nila na maghari siya sa kanila. Pero ginawa pa rin siyang hari. Nang makauwi na siya sa bayan niya, ipinatawag niya ang 10 alipin na binigyan niya ng puhunan para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, Ang perang ibinigay niyo sa akin ay tumubo po ng 10. Sinabi ng hari, Magaling, mabuti kang alipin. At dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit ang ikalawa at nagsabi, Ang pera po na ibinigay niyo sa akin ay tumubo ng 5. Sinabi ng hari, Mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Ito po ang pera ninyo. Pinalot ko po sa isang panyo dahil natatakot ako sa inyo. Alam ko kasing mabagsik kayo. Kinukuha ninyo ang hindi ninyo pinaghirapan at inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. Sinabi ng hari, Masamang alipin, hahatulan kita ayon sa sinabi mo. Alam mo palang mabagsik ako na kinukuha ko ang hindi ko pinaghirapan at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay makuha ko ito ng may tubo? Sinabi ng hari sa mga naroon, Kunin niyo sa kanya ang pera at ibigay sa tumubo ng 10. Sinabi nila, Kumita na po siya ng 10. Sumagot ang hari, Tandaan ninyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. Nang malapit na sila sa mga nayon ng Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang 2 inutusan at nakakita nga sila ng asno ayon sa sinabi ni Jesus. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga may-ari, Bakit ninyo kinakalagan iyan? Sumagot sila, Kailangan ito ng Panginoon.
Dinala nila ang asno kay Jesus at isinapin nila ang kanilang mga balabal sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Habang nakasakay siya sa asno papuntang Jerusalem, inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dadaanan niya. Nang pababa na siya sa bundok ng mga olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Sinabi nila, pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Purihin ang Diyos sa langit. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo. Pero sinagot sila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng papuri. Umiyak si Jesus para sa mga taga-Jerusalem. Nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at nakita niya ang lungsod, umiyak siya para sa mga taga-roon. Sinabi niya, Sana nalaman ninyo sa araw na ito kung ano ang makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Ngunit natakpan ang inyong pangunawa. Darating ang araw na papaligiran kayo ng kuta ng inyong mga kaaway. Palilibutan nila kayo at kabi-kabilang lulusubin. Lilipulin nila kayo at ang inyong mga anak at wawasakin nila ang lungsod ninyo. Wala silang iiwang bato na magkapatong. Mangyayari ang lahat ng ito sa inyo dahil binaliwala ninyo ang araw ng pagliligtas sa inyo ng Diyos. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan. Nagtuturo si Jesus sa templo araw-araw, habang pinagsisikapan naman ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan na patayin siya. Pero wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil nakikinig ng mabuti ang mga tao sa mga itinuturo niya. 20th Kabanata. Ang tanong tungkol sa autoridad ni Jesus. Isang araw habang nangangaral ng magandang balita si Jesus sa mga tao sa templo, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila sa kanya, Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng autoridad na iyan? Sinagot sila ni Jesus. Tatanungin ko rin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang autoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, Bakit hindi kayo naniwala kay Juan? Pero kung sasabihin natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao. Dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, Hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang autoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Jesus sa mga tao ang talinghagang ito. May isang tao na nagtanim ng mga ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan niya sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar at nanatili roon ng matagal. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan upang kunin ang parte niya. Pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinaalis na walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero binugbog din nila at hiniya, at pinaalis na wala ring dala. Nagsugo ulit siya ng ikatlong alipin, pero sinaktan din nila ito at pinalayas. Nag-isip ang may-ari ng ubasan, Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na, papupuntahin ko sa kanila ang minamahal kong anak. Siguro naman ay gagalang nila siya. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak niya, sinabi nila, Narito na ang tagapagmana. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya. Kaya dinala nila ito sa labas ng ubasan at pinatay. Ngayon,
Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, "Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito." Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, "Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog." Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon, kaya gusto nilang takpin siya noon din. Pero natatakot sila sa mga tao, kaya naghintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Nagsugo sila ng mga espiya na magpapanggap na mabuti ang layunin nila sa pagpunta kay Jesus upang hulihin siya sa mga pananalita niya at maisakdal sa gobernador. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, "Guro, alam naming totoo ang mga sinasabi at itinuturo ninyo, at wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang itinuturo ninyo. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi?" Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila, kaya sinabi niya, "Patingin nga ng pera. Kaninong mukha at pangalan ang nakaugit dito?" Sumagot sila, "Sa emperador." Sinabi ni Jesus, "Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Nabigo sila sa pakay nilang mahuli si Jesus sa kanyang pananalita sa harapan ng mga tao, at dahil namangha sila sa sagot niya, tumahimik na lang sila. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang biyuda ay napangasawa ng 2 kapatid, pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7 kapatid. Namatay silang lahat na walang anak sa babae. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa niya silang lahat?" Sumagot si Jesus, "Ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Ngunit ang mga tao mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling bubuhayin ang mga patay. Sapagkat nang naroon siya sa nagliliyab na mababang punong kahoy, tinawag niya ang Panginoon na Diyos nina Abraham, Isaak, at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Para sa kanya ang lahat ay buhay." Sinabi ng ilang tagapagturo ng kautusan, "Guro, mahusay ang sagot ninyo." At wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Ang tanong tungkol sa Kristo. Ngayon, si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, "Bakit sinasabi ng mga tao na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga salmo, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway.' Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano masasabing lahi lang siya ni David?" Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig kay Jesus ang mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit, at gustong-gusto nilang batihin sila't igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga biyuda
para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. At pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa. 21 Kabanata, Ang Kaloob ng Biyuda. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naghuhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na nag-uusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang araw na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay magigiba at walang maiiwang bato na magkapatong." Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari ang sinabi ninyo? At ano ang mga palatandaan kung malapit na mangyari iyon?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo. At sasabihin din nilang, dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan ay uusigin muna kayo at dadakpin ang mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga sambahan ng mga Hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatutuo sa kanila tungkol sa akin. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibibigay kayo sa inyong mga kaaway ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan. At ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit hindi kayo mapapahamak at kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan." Tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, malalaman ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem. Sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa, upang matupad ang nakasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupaing ito, dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ay papatayin sa espada, at ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi-Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. May mga palatanda ang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Ihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. At makita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito,
Umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang aral mula sa puno ng igos. Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganoon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho. Ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Maging handa kayo. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi. At maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya. 22 Kabanata. Ang planong pagpatay kay Jesus. Nalalapit na noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng paglampas ng anghel. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay si Jesus nang hindi magkakagulo dahil natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iskariote. Isa siya sa 12 tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga namamahalang pari at mga opisyal na mga gwardiya sa templo at pinag-usapan nila kung paano niya maibibigay sa kanila si Jesus. Natuwa sila at nakipagkasundo kay Judas na bayaran siya. Pumayag naman si Judas sa kasunduan at mula noon, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay sa kanila si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. Paghahanda ng hapunan para sa pista. Dumating ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. At sa araw na ito, kailangang maghandog ang mga Hudyo ng tupa na kakainin nila sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Ihanda ninyo ang hapunan natin para sa pista ng paglampas ng anghel." Nagtanong sila, "Saan niyo po kami gustong maghanda?" Sumagot si Jesus, "Pagpasok ninyo sa lungsod ng Jerusalem, sasalubungin kayo ng isang lalaking may pasan na banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan na kasama ang mga tagasunod niya upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Isasama niya kayo sa itaas at ituturo sa inyo ang isang malaking kwarto na kumpleto ang kagamitan. Doon kayo maghanda ng hapunan natin." Lumakad sila at nakita nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Huling hapunan ni Jesus. Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain ito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos kumuha siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom nang inumin mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos kumuha siya ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Pagkatapos nilang kumain,
Ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Ngunit makinig kayo, kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatraitor sa akin. Sapagkat ayon sa itinalaga ng Diyos, ako na anak ng tao ay papatayin. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraitor sa akin." Nagtanungan sa isa't isa ang mga tagasunod niya kung sino kaya sa kanila ang gagawa noon. Ang pagtatalo tungkol sa kadakilaan. Nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Sa mundong ito ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila at ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat maging ganoon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat sino ba ang mas mataas, ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre ang pinaglilingkuran. Ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa sa aking kaharian at uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel." Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat, tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa inyo, na huwag manghina ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid." Sumagot si Simon, "Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama ninyo." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Sa panahon ng kahirapan. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi po." Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, "Kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit ninyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin." Itinuring siyang isang kriminal at natutupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, "Panginoon, may 2 po kaming espada." "Tama na iyan," sagot niya. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga olibo. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin, "Ama, kung maaari ay ilayon niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya, pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao. Si Judas na isa sa 12 tagasunod ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, tinatraidor mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari,
Sinabi nila, Panginoon, tatagain na ba namin sila? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanang tainga nito. Pero sinaway sila ni Jesus, Tama na iyan. Inipon niya ang tainga ng alipin at pinagaling ito. Pagkatapos, kinausap ni Jesus ang mga namamahalang pari, mga opisyal ng mga gwardiya sa templo, at ang mga pinuno ng mga Hudyo na naroon upang dakpin siya. Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at naroon din kayo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit ito na ang pagkakataong ibinigay sa inyo upang dakpin ako. At sa sandaling ito ay nagahari ang kadiliman. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Dinakip nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari. Sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Nagsiga sa gitna ng bakuran ang mga naroon at naupo sila sa paligid ng siga para magpainit. Nakiupo rin si Pedro sa kanila. Nakita siya ng isang utusang babae sa tabi ng siga at tiningnang mabuti. Sinabi ng babae, Kasamahan din ni Jesus ang lalaking ito. Pero itinanggi ito ni Pedro, Babae, hindi ko siya kilala. Maya-maya may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, Kasamahan ka rin nila, di ba? Aba, hindi, sagot ni Pedro. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ang isa, Totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito dahil taga-Galilea rin siya. Pero sumagot si Pedro, Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. At habang nagsasalita pa siya, ay tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Kinutya at binugbog si Jesus. Samantala, kinutya at binugbog si Jesus ng mga nagbabantay sa kanya. Piniringan nila siya at sinuntok at tinanong, Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo? At marami pa silang sinabing masama laban sa kanya. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Kinaumagahan, nagtipo ng mga pinuno ng mga Hudyo, mga namamahalang pari, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap nila si Jesus sa kanilang korte. Sinabi nila, Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo? Sumagot si Jesus, Kung sasabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. At kung tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Kung ganoon, ikaw nga ang anak ng Diyos. Sabi nila, Sumagot si Jesus, Kayo na rin ang nagsabi na ako nga. Kaya sinabi nila, Narinig na natin ang sinabi niya. Ano pang ebidensya ang kailangan natin? 23 Kabanata Dinala si Jesus kay Pilato. Pagkatapos noon, tumayo silang lahat at dinala nila si Jesus kay Pilato. At sinabi nila ang mga paratang nila laban kay Jesus. Nahuli namin ang taong ito na sinusulsulan niya ang mga kababayan namin na maghimagsik. Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa emperador. At sinasabi niyang siya raw ang Kristo na isang hari. Tinanong siya ni Pilato, Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari at mga tao, Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Pero mapilit sila at sinabi, Ginugulo niya ang mga tao sa buong Hudeya sa pamamagitan ng mga turo niya. Nagsimula siya sa Galilea at narito na siya ngayon sa Jerusalem. Dinala naman si Jesus kay Herodes. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malaman niyang mula nga siya sa Galilea, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nasa Jerusalem noon. Dahil sakop nito ang Galilea, tuwang-tuwa si Herodes na makita niya si Jesus dahil matagal na niya itong gustong makita dahil sa mga nababalitaan niya at gusto niyang makita si Jesus na gumagawa ng mga himala.
Marami siyang itinanong kay Jesus, pero hindi ito sumagot. Samantala, patuloy na isinisigaw ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga paratang nila laban kay Jesus. Hinamak at ininsulto ni Herodes at ng mga sundalo niya si Jesus. Sinuotan nila siya ng magandang damit bilang pagkutya sa kanya at saka ibinalik kay Pilato. At ng araw ding iyon ay naging magkaibigan ang dating magkaaway na sina Herodes at Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Ipinatawag ni Pilato ang mga namamahalang pari, mga tagapamahala ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Dinala ninyo sa akin ang taong ito na ayon sa inyo ay nanunulsol sa mga tao upang maghimagsik. Inimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang nyo laban sa kanya. Ganoon din ang napatunayan ni Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ang kamatayan, kaya ipahahagupit ko na lang siya at palalayain. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, kailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo. Pero sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, 'Patayin ang taong yan at palayain si Barabas!' Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik sa Jerusalem at pagpatay. Muling nagsalita si Pilato sa mga tao dahil gusto niyang palayain si Jesus. Pero patuloy ang pagsigaw ng mga tao, 'Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!' Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila, 'Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Kaya ipahahagupit ko na lang siya at saka palalayain. Pero lalo nilang iginigihit at ipinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalaya niya si Barabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay. Pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto nila. Ipinako sa krus si Jesus. Nang dinadala na ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuhan sa kanya, nasalubong nila si Simon na taga Cyrene, nakagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sapilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naaawa sila sa kanya. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Sapagat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, 'Mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasususong sanggol.' Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, 'Tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan?' 2 pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang 2 kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, 'Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.' Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghahati-hatian ang mga damit ni Jesus. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, 'Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos.' Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. At sinabi pa nila sa kanya, 'Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili.' May karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat, 'Ito ang hari ng mga Hudyo.' Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya, 'Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami.' Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako, 'Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan
dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag nagahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. At ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, Totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang lahat ng nangyari. Ang paglilibing kay Jesus. May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga Arimatea, na sakop ng Judea. Kahit na miyembro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayuna ng kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid, at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa lipingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang lipingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. 24 na kabanata, muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng Linggo, pumunta ang mga babae sa libingan dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng 2 lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya? Na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa 3rd araw? At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at ibinalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila, pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang iyon ng mga babae. Ganoon pa man tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita, kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Ang nangyari sa daan na patungong Emmaus. Nang araw ding iyon, may 2 tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng 2 ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang 2 na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem,
kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit, ano ang mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ipinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus, pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama naming lalaki, at nakita nila na wala nga roon ang bangkay, gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Jesus, mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya. Mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya at sinabi, dito na muna kayo tumuloy sa amin, dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ito at ipinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadat na nilang nagtitipo ng 11 apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang mulingang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinuwento naman ang dalawang galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. Sumain niyo ang kapayapaan, pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto. Pero ako ay mayroon. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala, kaya tinanong sila ni Jesus, mayroon ba kayong pagkain dito? Pinigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta, at sa mga salmo. At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa Betania. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit.
Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. At palagi silang nasa templo na nagpupuri sa Diyos.